Good morning mga kamarshi and kabeshi. Today, please join me and I am sharing with you another experience sa biyahe sa kusina ni Gani na tiyak na magugustuhan ninyo. Pero bago po tayo magsimula, huwag niyo pong kalimutang i-like at mag-subscribe sa video ito. Welcome back to my channel. So this is Gani. Today, wala muna tayo ngayon sa kusina. Hindi muna ako magluluto ngayon. Sa mga nakakakilala sa akin, alam nila na mahilig ako mag-collecta ng mga bags. And then ngayong quarantine, since quarantine, so kailangan ko naman silang bisitahin. Isa sa nagiging problema ko kasi, especially sa mga leather bag ko, ay ang mga moldu. So, nag-search ako kung paano ko re-resolvean itong problemang ito. Kung paano ko gagawa ng paraan para maiwasan na magkaroon ng molds ang mga bag ko. Samahan niyo ako ngayong araw na to. Hi everyone! So, good morning! So, ngayong araw na to, maglilinis man ako ng mga bag ko. So, may nabasa kasi akong article na ways kung paano tanggalin yung mga molds dun sa mga leather bag natin. Nakakatulong daw yung vinegar or you can also use lemon kung meron kayo para matanggal yung mga molds sa mga bag. So I have here vinegar, ilagyan ko ng konting water. Ito yung ipupunas ko sa bag ko and then mamaya patutuyuin natin. Okay, so using cotton pads, so ito yung ibababad natin ng konti sa ating vinegar and water solution and then pipigain lang natin para matanggal yung excess na liquid. Saka natin ipupunas doon sa mga areas ng ating leather bag na mayroong molds. So this is one of my problems sa lahat ng mga leather bag ko na especially kapag tag-ulan, nagkakaroon ng molds yung ating mga leather bag. Hindi na natin kailangan na gumastos pa ng napakamahal. So maraming mga paraan or home remedies na pwede natin gamitin para matanggal yung mga molds sa ating mga leather bag tulad ng mga suka at saka lemon. Festival Mall MTX Leather and Vinyl Treatment. Sa paggamit nitong leather treatment, kailangan natin ng cotton pads and then apply a small amount. And then in a circular motion, slowly and gently nating ipapahid doon sa surface ng ating bag para matanggal yung dirt and kung may stain. So napakaganda nitong leather treatment na to kasi talagang nakakatulong siya na talagang deeply cleanse and at the same time it moisturizes the surfaces ng mga bag natin. And ang one thing na nagustuhan ko dito sa leather treatment na to is hindi siya nag-iiwan ng greasy residues. You can see the difference, na-restore at na-condition talaga ang aking mga bags. Please do like and comment down below and please don't forget to subscribe Biyahe sa Kusina ni Gani para ma-notified kayo sa mga bago kong mga videos. I hope you enjoyed this episode. Thank you for watching.